good evening mga kasari. Ngayong gabi nga na ito is mag-aayos tayo ng sako ng bigas. Sako lang, wala pong bigas. Ayan. Mag-aayos tayo ng sako dahil ito po iipunin ni hubby. At kung anong gagawin niya dito, hindi ko po alam. Basta ang sabi niya, tutulungan ko daw siya dahil iipunin niya daw yan at ililigpit niya daw. So, ito naman si ako. Ayan, nag-aayos ako magliligpit. So, hindi ko alam kung talaga anong gagawin niya dyan. So, lahat ng mga sako na yan is iipunin niya dahil may paggagamitan daw siya. Yung mga sako na yan, mga kasari, is galing po yan doon sa restaurant ni Hipag. Yayamanin si Hipag pero hindi si Hubby. Ang ginagawa ni Hubby ngayon is nangungulekta lang siya ng sako. Negosyo ng kapatid niya yun at hindi sa kanya. At syempre, hindi po sa amin. So, ayan mga kasari, liligpitin ko muna yung aking mga sako. Dahil gagamitin daw yan ni Hubby sa hindi ko alam kung anong klaseng pag-iipunan niya yan. So, ang gagawin namin is tutupin namin na at itatabi. So, si Hubby mga kasari, marami pong sideline at mahalaga po sa kanya ang bawat oras. So, lahat ng oras at panahon, inilalaan niya po sa mga sideline niya. O, napakasipag po ni Hubby pagdating sa mga ganong discarte. So, si Hubby hindi po mapakali sa bahay. At ang gustong-gusto ni Hubby mga kasari is nasa labas siya. So, ayan, ganun po kasi pag si Hubby, sa gabi ko lang si Hubby na kasama minsan sa tanghali. Ayan, pinagpapapahinga ko siya dahil nga, ayan, pagod na pagod si Hubby. So, si ako naman, habang si Hubby is maraming sideline, ako naman is nagbabantay ng tindahan. Yun lang po yung aking sideline, yung aking pagbabantay ng tindahan. So, si Hubby, napakaraming sideline dahil si Hubby po is napakasipag na tao. Ang oras po sa kanya is napakahalaga. Bawal magpahinga at bawal magreklamo dahil sa panahon ito ngayon is kailangan din madiskarte tayo dahil napakamahal na ng bilihin. So, si Hubby, ayan. Sobra-sobra ang diskarte. Ayan. So, tabang nag-ayos ko dyan, nagyayoyo naman ako kay Hubby dahil tinatanong ko talaga siya kung anong gagawin niya dyan sa mga sako na yan is hindi niya talaga sinasabi. Siyempre, abang nandyan tayong nag-ayos ng ating mga sako-sako na yan, meron din bumibili. Ayan, diba? So, may bumibili. Hindi tayo matapos-tapos sa pag-ayos ng ating mga sako dahil nga, ayan, met-maya ang may bili. Tayo-tayo, upo naman, tayo, ayan, upo naman. Syempre, kahit na may ginagawa tayo, huwag nating iwanan yung ating tindahan. Dahil yung ating tindahan ay nagbibigay sa atin ng pera dahil tayo ay alipin ng salapi at tayo hindi mayaman, kailangan nating kumita at dumiskarte. So, ayan, nagre-reklamo ako dahil medyo mabaho yung sako at basa. So, wala akong magagawa. Kailangan ko talagang tulungan si Hubby, o, diba? So, ayos-ayos na lang muna tayo ng ating sako. Bawal magreklamo dahil si Hubby, sabi niya, bawal magreklamo. Hindi pwedeng magreklamo dahil ang sako daw ay mahalaga. Talagang mahalaga sa kanya yung sako mga kasari. Tinatabi niya kasi yan. Tapos, ayan, pag marami na, hindi ko alam po saan niya dinadala, hindi niya rin sinasabi sa akin. So, ako tulong-tulong na lang dahil yan ay discarte ni Hubby yan at sa kanya na lang yan. So, kung gusto niya magbigay, di magbigay siya maganda, kung ayaw niya, diwag. So, tapos na kami mga kasari, nag-ayos ng aming mga sako. So, ganyan ang ginagawa ni Hubby. Ayan, niro-roll yun niya.